Hello mga lalabs, mga vayots, magandang hating gabi. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko po Davao News, Davao Region. Hello, mga love shoutout. Ug maayong buntag sa inyong tanan. Visayas, Mindanao, mga kalisayaan, no? Maupay man nga aga sa mga Ilonggo. Sa mga kapwa ko po, if you're still under the law, may galab shoutout po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, ay si Pangulong Bongbong Marcos ay kinausap daw or sinabihan daw niya yung kanyang bagong DepEd secretary na si Senator Sonny Angara, na turuan daw ang mga kabataan ngayon ng Philippine history, which is para sa akin din naman maganda. Pero wag naman reverse ha, na pamilya niya yung number one topic. Tapos ano, mga nagdaan dati-dati mga kanununuan, okay yun para sa akin. So, turuan daw, sabi pa ni BBB, inform me, that is so important for the simple reason for the simple reason that is what will make a child understand what it means to be a Filipino. Ito ang pinagdadaanan ng aming lahi, kaya kami nandito, kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. Which is po para sa akin, okay yon, no? Kung hindi yung pamilya nila, yung tatay niya, marami na budol nga dahil sa misinformation about sa kanyang tatay. Mas mabuti din yon, Pangulong Bongbong Marcos. At isulat din sa history ang na ikaw sa mga lagay ng apo ko pag lumaki, ganyan. O sa mga coming pa na mga henerasyon na ikaw ay wala ding kwenta na presidente. Binoto ka namin, dapat isulat din sa history ha, na binoto ka namin dahil binigyan ka ng pagkakataon dahil binaboy ang pamilya ninyo sa loob ng tatlong dekada o mahigit tatlong dekada ng mga akala namin na mga dilawang tae, magkaaway kayong pala, magkaibigan kayong mga iho di puta kayo. Magkasapat ka kayo ngayon. O, isulat din doon ha, na ikaw umupo bilang presidente ng Pilipinas, wala kang ginawa kundi travel ng travel, tapos concert ng concert sa palasyo, tumaas ang bilihin, wala, tumaas ang bilang ng walang trabaho, tumaas ang nagugutom, at tumaas ang dolyar sa pamumuno mo. Sulat doon na isa kang walang kwintang presidente. Huwag yung reverse ha, dahil hindi maganda yon. Nakagaya kay Nino, nakasulat pa rin sa mga textbook na yon, no? Sa mga exam ha. Dati may nakasulat doon na, si Ninoy nung namatay ay nagluksa ang langit. Habang daw nililibing si Ninoy, or ililibing pa lang, papunta pa siguro yung karo doon sa simenteryo, kumulog daw at kumidlat ng napakalakas. Huwag ganyan ha, dahil hindi po yan totoo. At kung kumulog man at kumidlat, natuwa si Satanas. Yan. Ganyang klase, no? Para sa akin, okay yun, no? Turuan ng Philippine history. Dahil mayroon naman talagang mga Philippine history na dati, kailan na-discovery ang mundo, ganyan. At kung ano-ano pa, marami. Yung sino yung nag-imbento ng mga telepon, yung salamin, yung mga scientist, yung mga Pilipino scientist, ganyan. Scientist din sa ibang bansa. Marami. Huwag naman na, pag Philippine history, baka yung ituro yung Marcos Senior at yung mga nagawa ngayon na Marcos Junior na walang kwenta. Samantala, mga lalabs, mga vayots, ay
tawag dito, pinaliwanag din ni ano no ni Pangulong Bongbong Marcos itong T212 na wala talagang kakwinta-kwinta para sa akin, although dito sa ibang bansa, kahit dito sa Arab countries, eh mayroon na rin T212, no? Pero sa dito kasi sa kanila, ay karamihan kasi ng mga estudyante dito, may mga allowance doon sa galing dito sa gobyerno, no? Dito mga alaga ko nung high school, mayroon. So, nawala na lang yun. Nung nag-college nga din, parang meron din eh. Sila hanggang sa nagtapos, meron silang alawan sa gobyerno. So sa atin, pasan ng pamilyang Pilipino ang pagpapaaral, dagdag na 2 taon dyan sa K-12. At ito, si Angara, ito yung isa sa mga author ng K-12. Pasakit sa taong bayan at siya ngayon yung inupo ni Bongbong Marcos na DepEd Secretary kapalit ni Bibi Sara. Galing, no? Sabi pa dito, ng impact leadership, tiniyak naman na paglabas na may magandang pag-asa, magkatrabaho sa K-12. Wala naman tumatanggap dyan ngayon. Kahit meron kang in situ, wala. Oh, tapos sabi pa dito, President Ferdinand Marcos Jr. expressed concerns about the effectiveness of the K-12 curriculum in enhancing the employability of Filipino students during a media interview in Sulu after distributing presidential assistance to farmers and fisher folks on Friday, July 5. Talagang halos si Bongbong Marcos ngayon, no? Hindi na umuupo sa hindi na natutulog sa bahay or dyan sa Malacanang. Kasi nga, naghahabol siya ngayon ng kanyang maipagmamalaki sa kanyang suna dahil wala eh. Wala. May bigas pa siya ngayon na 29 pesos, eh mabaho na maitim pa sa kadiwa. Naghahabol, namimigay ng ayuda sa mga, lalo na sa Mindanao dahil bad shot siya doon. Na doon sa ano, saan ba yun? Sa Bohol, negative zero siya doon, ni trust rating. Ay, ba niya dito eh, pa-improve daw yung skills, no? Ni President Marcos Jr. Marcos Jr. noted that despite the curriculum extension aimed at improving skills and employability and desired outcomes have not been achieved in a post on Twitter. Yung X na ngayon ay Twitter na. Dati Twitter, ngayon X na. On Sunday, July 6, incoming Education Secretary Angara emphasized that while the president did not focus on making Filipinos employable abroad through K-12, hindi nga matatanggap sa Pilipinas yung kay mga yung anak ko tapos yun. Dati ng ano, K-12, tapos ang anak ko. Caregiver, tapos hanggang nag-aral siya ng nursing, eh, naghanap ka kahit ano lang na trabaho sa merja mo lang at tumanggap. So, tapos gusto pa ngayon, abroad. There is a commitment to ensure that senior high school graduates possess the necessary credential and skill to ensure or secure jobs as initially promised by the government a decade ago. Wala nga. Hindi nga tinatanggap. K-12. Kailangan pa rin sa Pilipinas. Mataas ang standards mo kapag mag-apply ka, college graduate ka, tapos pasado ka sa exam, mga anong klaseng exam, kung anong kurso ka, tapos yung sahod, kapiranggot. Tapos taas ng oras ng trabaho. Ganon ang Pilipinas eh. Puro mga high standards ang kinukuha. Sa Pilipinas ka naman nakakita na yung mga tindahan dyan, walang mga senior citizen na nagtatrabaho. Muntalang dito sa ibang bansa, mayroon. Nagtatrabaho ng mga matatanda dito.
Sa atin wala discrimination 'yun. Pagtawanan ka doon pag may matanda senior citizen nagtatrabaho sa mga mall, kung sa mga tindahan, grocery. Sabi pa niya dito, if you remember, ginawa natin yung K-12 para employable yung mga graduate natin. Pero kung titingnan natin, ang naging resulta hindi naging, hindi tumaas, hindi gumaganda ang employability nila. So we have to do something else. So ano yung gagawin mo, Bangulong Bongbong Marcos? Eh, ikaw nga, hindi ka nga din nakapagtapos ng college. Bagsak ka pa sa economics mong kurso. So ano yung maituturo mo dito kung ikaw nga mismo hindi katapos sa pag-aaral, kaya bagsak din ekonomiya ng Pinas. So tinitiyak namin na paglabas na may magandang pag-asa magkatrabaho, if not directly already to an industry employer. Ay, Diyos ko po, hanggang salita ka lang. Wala na po, yung TT12 na yan, wala pong naidulot sa mga kabataang nag-aaral dyan. Dagdag lang yan, gastos ng mga magulang, lalo na po doon sa mga kapuspalad. Okay lang yan doon sa mga mayayaman. Mabuti sana kung may mga eskwilahan na yung bigyan ka ng allowance, gaya ng Pangulong Duterte dati, may mga eskwilahan talaga na tinatalaga na doon ka mag-ano, libre yun, pang ano lang, gastos mo lang doon sa school, gaya doon sa Spamas, doon sa amin sa Occidental. Eh, bahay, ganyan, project, yun lang ang problema mo. Eh, kung wala ka pa rin yan, wala kang pera, wala. Tapos, halimbawa, tapos ka ng Kito 12, mayroon ka ng in-situ, mag-nais mo nang mag-apply ng trabaho kasi hindi ka na kayang pag-aralin pa ng college ng magulang mo. Pagtingin, ah, Kito 12 ka pa rin, hindi. College graduate ang aming gusto. Wala ka rin magagawa. Tubagsak ka pa rin sa kargador, construction, at kung ano-ano pang trabaho na mababa lang din ang sweldo, tapos grabe ka pagod ang trabaho. Sa oras, mabigat na trabaho, tapos mababa ang sweldo.